So hello guys, ngayong video tuturuan ko kayo ng bird hacks. Siyempre, oo, bird hacks. Kung ano yung pagkakaintindihin nyo, bird hacks. So, yung bird hacks na sinasabi ko, na ipapakita ko sa inyo, ay tungkol to sa gamit ng mga ibon, yung nest box. Kung may mga nest box kayo dyan na reserva, o kaya may mga pinagkalumaan kayong nest box, pwede natin pagandahin yan sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang type. So, yung mga nest box type natin ay babaguhin natin ng mas maganda. Okay? So, paano ba natin babaguhin yung ating mga nest box? Siyempre, kailangan natin ng mga gamit na pang gawa. Tapos yung idea, kung anong idea natin na gagawin doon sa nest box. So, kung gusto nyong malaman, ang gagawin natin, tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para wala kayong malagpasan kung ano ang gagawin natin. Okay? So, simulan natin to. Tara na. Let's go! So, ang gagawin natin na nest box ay ganito. Ang size nito ay 8x8x10. Bali, itong nest box na to ay pinagkalumaan na to. Bali, stock ko na rin to dito. So, gagawin natin ay i-upgrade natin tong simpleng nest box. Yung mga ginagamit natin na simpleng nest box. So, ito, papagandahin natin. Gagawin natin tong drawer type. Okay? So, ito, nagawa ko na itong drawer type. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, ito ang ating final result. Ito yung resulta natin. So, makikita nyo dyan na ganito talaga ang itsura ng nest box natin. Na ito yung pinto, ito yung harang. Tapos, ito yung yung lock. Ayan, yung lock. So, ang gagawin natin dito ay pang drawer type. Okay? So, ang magiging itsura niya ay ganito. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung ito ay nakadikit dito sa pinakapinto. So, ginawa natin siyang drawer type. So, kung gusto nyong malaman kung paano ko ito ginawa, tutukan nyo lang yung video hanggang dulo para alam nyo kung paano ko siya ginawa, kung paano proseso ang aking paggagawa ng ganito. Ayan. Pero siyempre wala pa tayong drawer. Yun nandito, yung drawer. Gagawa pa tayo or magpapagawa para perfect yung pagkakagawa ng drawer. So, panigurado magpapagawa na lang para mabilis. Kasi wala akong gamit eh. Wala akong mabilis na panggawa ng drawer. Ang mismo drawer ng mga lalagyan natin ng mga kusot. Ganon. So, tuturuan ko na kayo kung paano ito ginawa. Kung paano ko ito ginawa, okay? So, wait lang guys. Ayan, so dito tayo gagawa sa lapag. So, ang kailangan natin gamit ay pliers. Ito. Kahit anong pliers na pwedeng pangkuha ng mga pako. Tapos martilyo, kailangan natin yan kapag papakuin na natin yung nest box. So, ito ang una natin gagamitin. Bali, ang gagawin natin dito ay alay. So, masisira talaga yung yung nest box natin kapag kukunin natin yung mga pako dito sa mga gilid. Ito, may pako dito, may pako dito, may pako rin sa ilalim, dito sa ilalim. So, masisira talaga yung side ng mga nest box. Pero kung meron kayong mas magandang paraan para hindi masira yung gilid ng nest box, eh mas okay nang gawin nyo yung alternative. Kasi sa akin, ito lang ang idea ko para makuha ko yung pako dito. So, kukunin ko na yung pako rito. So, ganito magiging itsura niyan. Siyempre, kailangan nyo tanggalin yung pako na yon. Yan. So,
tanggalan natin. Ito yung pinakasimula talaga. Tapos kapag tatanggalin nyo to, may taco yung sa ilalim. Ayan, o, dalawa. Dalawa rito. Dalawa rito. So, ito na ang ating likod. So, ito yung natanggalan natin. So, ito yung pinakapinto, yung ginaganon. Tapos, ito naman yung harang dito. So, ito ang ano natin, ang natapos na rito. Ayan. So, paano naman natin ito ipagdidikit? Pwede naman siyang pakulang. Pwede siyang lagyan nyo dito. So, pwede naman siyang pakulang dito. Ipapasok nyo pa ganun, yung pako. Paganyan. Tapos sa kabila din, paganyan. O kaya, pwede rin yung maglalagay kayo dito ng kahoy, katulad nung pinakita ko kanina. Ito. Ayan. Ganyan, pwede yung ganyan. So, hahanap muna ako. Wait lang. So, ito na. Nakakapit na siya dyan. Ayan. Ayan. So, ayan na, nakakapit na. So, ang next natin dito ay lalagyan natin ng pako. Ayan. Lagyan natin ng pako dito sa gilid, okay? So, kukuha muna akong pako na bago. Okay, ayun na. So, ito na siya. Ayan, hindi na siya magalaw. Hindi na. Ayan, so okay na to sa ating pinto. So game na, ipapako na natin to sa loob ng ating nest box. Okay, so tara na. So ito na ang nest box natin. So ito yung butas. So ang gagawin na natin dito, gagawin natin, dapat nakasara yan. Medyo masikip lang kasi dito. Ang gagawin natin ngayon ay pupukpukin natin yung gilid hanggang sa dumuwag ng konti. Ayan, medyo dapat bumaba dapat yan, ha. Ayan, sa kabila din. Ayan. So, subukan na ulit natin isuka. Okay, yan na siya. Para madali na siyang buksan. Ay, putek ko na pala. So, ito rin pala, babawasan natin. Ayan na. So ito, mas okay ito kasi mas maluwag. Ayan o. Mas maluwag siya. Ayan. So ang gagawin na natin, papakuin na natin to dito sa pinakataas. Okay? So ayun na nga guys, natapos na natin yung ating ginagawa kanina. Yung nest box na gagawin nating drawer type. So, ito siya. So, ito na ang ating final result ng ating drawer type. Ang size pala nito ay 14.5. 8 by 8 by 14.5. Okay. So, ito na ang ating final result. So, ito ang itsura. So, yung lock na nandito, nilipat ko rito para nalalock na siya dito. Para hindi siya nabubuksan. Tapos, ang itsura niya ay ganito na. Ayan o. Medyo may stiff pa, kaya okay lang kung ganun. Kasi DIY lang naman to, bird hacks ng nest box. So ayan, ito ang ating nagawa na bird hack. So sana ay nagustuhan niyo itong paggawa ko.
So, ang paggawa pala nito ay dapat meron kayong extra na nest box, ha? Huwag yung brand new, tapos gagawin yung ganito para lang makamura, pero okay lang yun. Kunwari, bumili kayo ng bagong nest box, tapos ginawa nyo ganito, sinira nyo, kinalas nyo, at ginawa yung drawer type, mas okay. Kahit brand new yan, di ba may mga tigwa 150, 170, 120 na nest box lang, tapos gagawin yung drawer type, tapos kayo nagagawa ng drawer. Yung drawer na ito, yung nilalagay dito, tapos kayo nalang gagawa nun para mas makamura kayo. Mas okay yun. So, ayun. So, ang advice ko lang, kung gagawa kayo nito, dapat yung napagkalumaan na, yung nagamit na ng mga breeder nyo, tapos gusto nyo lang pagandahin, kung gusto nyo lang i-upgrade yung nest box nila, ganun. So, wag nyo gagamitin yung ginagamit ng mga breeder nyo. So, kung gusto nyo palitan yung ano niya, yung kanilang nest box, gawa muna kayo, kailangan may extra muna kayo para may kapalit agad. Huwag yung tatanggalin nyo yung pinaka-nest box nila, tapos sisirain nyo, tapos gagawin nyo yung drawer type, tapos ibabalik nyo, baka magkaroon ng problema ang breeder nyo. Mas okay kung may substitution muna yung nest box nila, pansamantala. So, ganun. Huwag nyo agad gagawin yung mga nest box nila dyan. So, ayun lang ating ngayong video. Kung nagustuhan nyo itong paggawa ng DIY drawer type na sinira ko, tapos binalik, tapos ginawang drawer type. Kung nagustuhan nyo, bigyan nyo kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin ng kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So, mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutout tayo. Shoutout kay Mariem Buenaventura, kay Jericho Loaf and Jericho Mini Avery TV, kay Hubby ng mga kabataan, kay Jeder Jager Luga. Shoutout din kay Trans Velasco, kay Aida Karandang, kay Lay Cabrera, kay Joshua Tapado, kay John Mike Retardo. Shoutout din kay Ariel Quijano, kay Robilin Marquez, kay Daryl Dave Constantino, kay Kero Ganzon, kay Ray Sardia. Shoutout din kay Wendell Crespo, kay Jerry Torno Jr., kay Prince Kiel Tatel, kay Joshua Wage. Shoutout din kay Steve Blake. Shoutout kay Kalon YouTuber, kay EMC Hub. Guys, mag-subscribe kayo kay EMC Hub dahil nagtuturo din siya about sa mga lovebirds. Tapos, shoutout kay Renz Aldwin Lahara. Shoutout kay Kempot Magbitang. Shoutout kay Kerwin Magbitang. Shoutout kay Juan and Juan. Shoutout kay Jake Dailig, kay Kimwell Maranata, kay Kiona Kisha. Shoutout kay John Dave De Jesus, kay Angelino Raimundo, kay Dawson. Shoutout kay Franz Neil Viray. Shoutout din kay Ralph Orozco, kay JM Cute, kay Leo Manalili, kay Dylan Gaming. Shoutout din kay Hack Uno, kay Penigon Place, kay Kobu Gaming, kay Gerson Pascua, and shoutout kay Aaron Jeyo Santos. So, ayun lang guys. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos, ano pa ba? Dapat natin malaman. So, ganun ang ano natin ha. Kung gusto nyo gumawa ng ginawa natin ngayong video, dapat meron kayong extra na nest box. Okay? Kasi, baka magkamali pa kayo. Tapos hindi nyo na magamit yung nest box ng pang-breeder nyo, o di ba? So dapat may extra kayo para may pagpa-practicean pa kayo. Kapag ano, magandang pagkakagawa nyo, pwede nyo na yung gamitin sa inyong mga breeder, okay? Tapos, ayun lang. So sana nagustuhan nyo itong video. Mag-iit pong lahat and we'll see you on the next video.